Hello everyone, welcome to Forno Farming in the Philippines. Morning. The sea of humanity here is for, I think, the DSWD relief. Or the mayor. Well, explain this to me, love. They say this is from the mayor. This is from the mayor, okay. Yeah, and the paper that we fill up is from the DSWD. Oh, okay. But they say that is cash. Okay, so this is from the mayor. So they brought a whole truck full of rice here. And I don't know if they've already got that broken down into parcels or not. All right, brand new baby. Per household they're doing. I don't know exactly what the deal is here, but that truck was completely full of rice. They've got a big pile of it over there already. So it was a morning. I don't know how many kilos of rice were in there, a lot. But as you can see, there's a lot of recipients here to get it. It's looking like it's in 5 kilo sacks inside there, I don't know. So we came down here this morning. There were papers passed out yesterday for relief from the DSWD. So we turned ours in. But this, I guess, is from the mayor's office. I guess they're just going barangay by barangay, and today's our turn. This is the mayor, Janet Garcia, and she's making a little speech here. I'm holding Charlie, so you guys missed the first part of it. Kumusta man ubuhan sa bagyo? Kay ba ba mga way bisan usa sa taga-isla na imo na? Mayon, asa na ang ginaba? Pagkahuman sa bagyo after 2 days, nangita di ko bahalag pinagigay ang pambot, makagdabok lang ko sa isla. Nasuloy na mo ang limang kaisla sud sa usa kadlo ni Atulpit sa Bayte, Lunes. Human sa bagyo. Uibis na ko bagyo, di ba? Birni sa pagdumi ko, wakjoy pambot na magpahuwang. Way pambot na magpa... Usay niya na? Magpa-apakjaw kay agilang isiguro palit sa silang bugas. Pag-ato na ako sa kada isla, sutian ka mo mga pinang akong kadatang hiligi. Wakjoy ni... Dukol na mo, umiingon, mayor, asarang ang usin, asarang ang bugas. Sa limang ka isla, puros na Diyos kong pasalamat na nagkita-kita pa ko na may balik o nagpasalamat na ako silang bisita. Usap at attitude, usap kapamatasan na nakaingon ko. Nga nung maghuol man ko, nga nung malood sa mga ko, na mismo balik ka itong pinakagrabe nga naapiktuhan. Huwag bisan gamay nga kaguol, kundi pagpasalamat na ng mga tao na kahinundun nila. Maadyo gamit nga natong talibunod na unta, mapaambit na to sa atong isig katao. Dantag Lunes, dinagay sobra ng mga bugas sa COVID, maya to na pada. Lunes pala nakapadala na sa kaislahan ng taguhan at kinutuhan na dyan yung tao ng kada pamilya. Tungkol kay wakatulawa, kitsina. Imagine na, God, na iisla ng tagapadili ang tubig.
Nangutan na po manan. May bata, ay mo sa mali. Charlie Ward. Ako mismo, ginato ko man para kung lakon. Di ba sod ko lang yung tawin sa kabinet? Agkutan lang yung kusunga ko ng mga lawa kay Chris Anyo. Pero medyo kampante ko si Jack ay nakaakbo man o. Maybe she's talking about on some of the other islands. There were three people who were washed off their island. Floated up onto another island. During the typhoon. Na ito ha, wadi taga talibon, pero gitag sa talibon, tungkol kay dini kapalagi sa talibon. At hindi na ito sa bagakay, taga barge. Ang pinakadaghang namatay sa magsaysay, usa, San Francisco, usa, agakay, usa, si Katuna, usa, Kalituban, usa. Kung naduhan naman siguro ang sa bagakay gahapon sa isultinika. Kaya naman gawin ba niya ng ospital pa bitaw? Ug ang pinakadaghan ang barangay San Pedro. Upat kadtong namatay amahan, agbana, ang asawa, ilang 3 anyos na anak ug ilang 5 anyos na pagumangkon. Ang nakaluoy lang kay dinha na sila ligawas kuno sa ilang bahay nga at tubig taga padiri na at pamangkon sila og fish pan. Nang langoy in town, nang langoy. Ang pertin yung uya dyan, ang amahan dito na kitis na dyan na dyan, ang pag-umangkol, nag-akbo na sa dayik sa Hispan, ang kinaluyan at inahanog anak. Kung sa dyan yung inahanog paulas anak, hantod sa katapusang higayon ang inahanog anak, nakitan patay na sila nag-akos. Nag-akos to ginahagubot sa edad 3 anyos na anak. Kinaluyan na ipahigda sa lantay. I can understand if you're saying a 3-year-old day. Sa husuri-suri, kataban o sisag. Pero makapalipay kay pagbalik na ho, sa ikaduhang higayon, ibalik ko sa mga isla tanan. Mawag yapon, mapahiyaw mo. Mayor, salamat kay nabalik matugka. Ang ato mga hinabang ipada dito, mas pabor siguro sila dito kay daghang mga charity nga gikan Cebu nga modirekta na nagitaw dito, watay kalibutan. Ang uban dito, nanggihimo na sila silang pampot. Ang uban, dali ka naman nito lang kayo yung bye-bye. Isig panita mo. O kahibaw ko din sa barangay tanghaligi. Isig na putang panita mo. Ako nang isulti din dito aron makapahibaw tang karong panahon sa crisis. So did any die in time? Boy, bisag usa nato. Nadili biktima. Kitang tanan biktima, magobyerno, mapribado nga mga tao, bisan gamit ang mga kaparian, ibutan na unta dito sa ilang Bishop's Palace Pugno. Three in Bagakay. Ilang atok sa second floor, wala na habilin halos. Tanan ng mga tao, nawagan, umuingos mo sa resipyo. Mga opisina, guba, at tumog terminal, di ba wala atok? Walay atop, di ba, what? At tumuog TPC school lahat. Sus, in town. Bago pang nalahong matikani, di lumo-lumo. Pero ang usawang taman, kay Solang Mingdawa nun, part of what you guys missed is that this rice, she's been going over what they got from the provisional government. Nakita na po there are 2,000 boxes of relief about 20,000 would be needed. So they gave the 2,000 that they got to four of the smallest barangays, one of which was not ours. This rice was donated by Kinapawan City. Actually very close to where Maricel is from. So Maricel's bragging about her relatives. Donated to the
Philippines, impaki na ni Daan. Very nice. Claro? Thank you, Kidapawan. Okay. Pag-ihap na mga hapon sa liabot niya sa Kidapawan o sa Davao. Already impact? Niya kung ano maigo din niya sa barangay ang haligin. Sumaunin at kung ipada ka ron, ang mapatas ang tanang talibunod na katulong mo kadawa. Okay ba? Pero akong pagkakamutan na kada pamilya ang makadawat. Dili per bubong, per pamilya. Sa among nahibawaan, 700... Nagtubo na, nilos mambibiyan na. Agkaroon, agkaroon na. 767 na mong kabuo. Dinay na da, nakuwangan siya may kagamuang gibasihan at 746 na ito ang nagpakuha ko o additional aron makompleto jud na matagaan ang 767 kapamilya na sa barangay Tanghaligi. So kamong tanan, makadawat ni ini karon. Okay ra ba? Maong adi na ito ikumparar-kumparar o unsay nadawat sa Pikas Barangay, unsay nadawat diri. Tungod kay mag-agat lang ta o unsay available na ito nga hinaba. Ang importante, tanang talibong nun na kadawat sa tag 8 kilos gikan sa province o na kadawat sa tag 5 kilo gikan sa LGU. O kung sa kay musunod niya na magkalain-lain na unsa matag barangay. Klaro ba na? At least. Lain na ako kapunto. Kung makabantay mo interview na mga totally damage na o partially damage. Ato itong ipasa sa DSWD o sa NHA, National Housing Authority. Puros na mga national offices. Ang pundo ng mga hatag anak gikan sa national. Dili gikan sa province, dili gikan sa munisipyo, o labaw na away controlling tao si kapitan o mga kagawad. O naihatag na hinabang, gikan aning mga opisinaha, sila mo'y nagdasa kontrol o sa lista. Parehas pa itong sa, kahinong dumatong sa, nganiipon dito sa nasyonal na mukhang takotag sa ismir sa tanang pamilya, pag-abot din ibigay tanang pamilya, maupon niyo, dagatong ikontra nito si Mayro o kapitan o mga kagawad, huwain tao ni kontrol ni anak. Igo lang ni mudawat o pilay ihatag na pundo. So pag-agad na ta ni Ana, magandang ang giingan si Ma'am Helen dere, o mahimo na ipanghatag si DSWD National o si National Housing, kamo'y distribute at na ihatag sa mayroon sa kapital at kami pa sumanginan o magkuwang. No, this is just... Hasta kay South Beach, Napulyo, kayo ako nag-apil sa lista. Gilista na to ang tanan, ha? Ipadaan na to tanan dito sa Manila. O kilay pundo ipada sa Manila nga rin ato, mauna na ito ang sa tanawang puhon. Kami, o makuha mo dyan na kasagaran, ikaw rin mo dyan nga punihin taong kay di ni paigo. Pero kung kami mo nga kami nagduot, kami nagpili-pili, di na mahita mo kay amang dipada ang tanangan dito sa nasyonal. Klaro? Kaya ba sa kinig-abot na mo na ito, may nga nabudo, di po giapil siguro kagawad na itong lista. Gipada jud tanan, gipada tanan. So si Ma'am Helen na nani ana may mga hipuhon. Ug usaw na namo ang ambot pinara ko ipada nga pundo. Ug sa katapusan, igo lang na ang klaruhon sa tanan ha, mga pinaga kong taga Tanghaligi. Tingali na kadungog na mo nga si Mayor Kuno, gitagaan sa usa ka politiko o usa ka milyon, 2 million pa gani kuno, hinapakuloy, doon katras na bugas, gikan sa dako nga politiko. Mga kuno kong dawat, kay nga politika ko, sa okay na kuno, at lungsod sa talibon. Baka ng dako. Why bisag usa ka politiko nga nihatag ng piso na indyan idunar sa lungsod sa talibon? Na nihatag ng dakong kandidat, si Marcoy nga taga Alturas, girisibuhan na nato og naa na ron sa atong panudlanan
na mao'y atong gigamit-gamit para sa ilong kanhuman sa bagyo. Given a million pesos to Taliban. Malihog ko. Saying it's not true. Undami ng istorya kay mismo kanang akong politiko ni Angko na nanahong ug nasa akong cellphone nga tinuod wa ko kahatag ni mug 1 million. O gusto mo mabasa diya sa akong cellphone. Gani nangadyo po siya o dispensa kay nga nung nikatag ng istorya ha, nga siya mismo wak man mutunol na hong kantidad. Was siya mutunol o sinakos akong bugas. Din ay gihatag kay baw na ang barangay o pila. Pero wak na siya muhatag na hong bisag o sa kalibo. Mamalihog ko, barangay Tanghaligi. Niyain taon ta sa krisis. Maglisod ng ganing taon tagpangitag bugas. All right, well, they're starting to unpack it now and set it behind the table. How many kilos each pack? 3 kilos. 3 kilos? So we're getting it all set up here. All right, well, the chaos is over for us anyway. We got our little ration and we're out of here. 3 kilos of rice and I don't know. I think there's a couple little things of biscuits in there also. Thank you, everyone. Please like, comment, share.